ng pinakabagong weather system na binabantayan ngayon ng PAGASA ay makakasama po natin ngayon dito si Ginoong Nathaniel Cruz, ang resident meteorologist ng GMA News. Mang Tani, magandang hapon po. Ay, magandang hapon, Gigi, at magandang hapon po sa mga nanonood. Opo. Mang Tani, ito pong minomonitor ninyo, pwede pong pakibigyan nyo kami ng impormasyon. Ano po yung kahapon, kaulapan pa lang. So, ngayon, kumusta na po ang sitwasyon ito? Sa ngayon, Gigi, ano pa rin siya, no? Yung cloud cluster, pero maging ang Joint Typhoon Warning Center ay tinitingnan na rin yung potential nito. Pero sa ngayon, medyo mababa pa yung potential nitong maging isang bagyo, pero ganun pa man ay babantayan natin. At medyo may kalayuan pa itong low pressure area dahil ayon sa PAGASA ito ay nasa may layong mahigit 100 kilometro pa. Pero medyo matulin ang takbo nito dahil inaasahan natin na baka base dun sa wind forecast map ng The Weather Company ay posibleng Biyernes papasok ito ng PAR, isang low pressure area o kaya isang mahinong bagyo. At lalapit ito ng gusto dito sa may Eastern Visayas Digi at kung hindi ito magiging isang bagyo bago tumama sa kalupaan ay magdadala ito ng mga pagulan. Opo, at sa ngayon Mang Tani, yung pong distansya niya mula sa PAR, mga gaano kalayo pa po ulit? 1,450 kilometers to be exact. Opo. So may chance sa huwag ito na yun nga po, ano, parang makakuha pa ng lakas dyan o para maging, wag naman sana, pero malayo-layo pa. Ano po? Tama yun, Gigi. May kalayuan pa nga. Kaya habang ito ay nasa Cargason, talagang malaki yung potential nito na magiging isang bagyo. Pero ang isang nakikita kasi natin, at ito ay maganda para sa atin, parang yun nangyari kay Ruby, na kung saan habang kumikilos ito papalapit sa atin, sasalubungin ito ng paglakas ng hangin amihan. Aho. At kaya, yun na, ano, para yun na lang ang higupin itong LPA na ito na yung hangin amihan para hindi na makapaminsala pa. Ayan, sige. Kaya kung makikita natin dito sa screen itong wind map, yung habang lumalapit yung sirkulasyon, yung bilog na gumagalaw dyan, meron siyang masasalubong na malamig na hangin at yun to yung hangin. So yun ang isang titingnan natin kung malaki ang magiging epekto nito. Yan. Pero kung hindi, maaaring yan ay lumakas at maging isang tropical depression. Pero dito sa ating wind forecast map, hindi natin nakikita na ito ay maging isang napakalakas na bagyo. So yun ang maganda. Pero ang isang hindi maganda rito, katatapos lamang na salantain itong Eastern Visayas, karamihan ng ating mga kababayan dyan ay halos nasira yung mga bahay, walang matirahang maayos, tapos susundan ito na kahit hindi ito kalakasan pero magdadala naman ng mga pagulan, kaya malaking problema rin para sa ating mga kababayan na hindi pa man nakakabangon dyan sa epekto nitong bagyong si Ruby Gigi. Apo, Mang Tani, meron na ho ba kayong impormasyon sa posibleng direksyon nito sa oras na makapasok na ho ng PAR? Ano po yung maaring lugar na tatahakin niya para magdala ng ulan at hangin? Yes, Gigi, doon sa wind forecast map, talagang kung saan yung dinaanan itong bagyong si Ruby, doon din dadaan. Yun yung pangkaraniwang kasing tinatahak ng mga bagyo. Yan yung average track natin na kapag nanggaling, lalo na ngayon, nasa may east of Mindanao siya. So pag yan ay nagtuloy-tuloy, pupunta yan, dadaan yan ng Eastern Visayas, Central Visayas, at muli lalabas yan sa may West Philippine Sea. Kaya kung ano yung dinaanan ni Ruby, most likely yan din yung dadaanan yan, except that baka medyo malayo-layo dito sa Metro Manila at yan dadaan sa may parte ng Western Visayas papunta ng Palawan City. Opo, grabe naman. Sana wag nang tumuloy yan at malusaw na lang. Pero, Mang Tani, yung pong mga malalakas na bagyo ngayong Disyembre, ito ba'y talagang malalakas o dahil po yan sa climate change? Ano po bang factors na nakaka-apekto dyan? Ang isang dahilan kasi, Gigi, kung bakit nagiging mas malakas yung mga bagyo pagdating ng Disyembre, ito ay dahil sa mas mainit na tubig dagat. Dito sa atin, nararamdaman natin malamig, pero pagdating sa temperatura ng dagat, lalo na dyan sa may Philippine Sea, mas mainit yan. At pangalawa,
yung mga atmospheric condition na kinakailangan dahil yung hangin amihan na may hindi umaabot dito sa pinanggagalingan ng bagyo. Kaya habang nandun sila sa may malapit sa Guam, doon talaga sila nabubuo. Kaya at habang tumatawid dyan sa may Philippine Sea, kaya lumalakas sila, yun nga lamang, pagka tumating sila rito at nagkataon na tamang-tama lumalakas yung hangin amihan, tsaka lang sila naapektuhan. Kaya pangkaraniwan talaga yung bagyo, yung sea surface temperature, yung atmospheric condition ay tamang-tama para mas malalakas yung bagyo. Although bibihira yan, Gigi, kung ikukumpara mo sa mga buwan ng Setyembre, Agosto, o kaya yung from July to September na kung saan mas marami nga yung bilang, pero pangkaraniwan naman, hindi ganong kalakasan. Kaya talagang dapat pag ganitong mga buwan, talagang dapat maging I am ready, lalong-lalo na yung Visayas at Mindanao, dahil yan ang pangkaraniwang daraan. Hindi man isang malakas na bagyo, pero kuminsan ang nanyang kahit low pressure area, nagdadala ng mga pag-ulan dyan sa bahagi na yan ng ating Pasadena. Opo, at ang pattern nga niya ay parang yung Eastern Mindanao muna magsisimula. Parang ano yan, mga Surigao o Hinatuan, yung lugar na yan eh. Tama yun, Gigi, ang Caraga, tapos Eastern Visayas, hanggang dyan sa may Northern Mindanao, yung Misamis Oriental, Gigi, dyan sa may Central Visayas, Cebu hanggang Bohol, at tatawid na nga yan sa may Western Visayas, kasama na kuminsan yung probinsya ng Palawan. Apo. At Mang Tani, dahil po sa inyong monitoring na ito, ay ano po ang paalala nyo sa ating mga kababayan? Ano po mga paghahanda ang hindi na nila dapat ipag-isang tabi? O yun, Gigi. Unang-una, ang isang inaano natin kung ito ay magtutuloy-tuloy itong low pressure area na binabantayan na posibleng maging isang bagyo at tatama dyan sa Visayas, isang inaalala natin baka yung mas lalo sila magiging vulnerable sa pagbaha dahil halos ilang araw. Ang lalakas ng ulan, Gigi, na dinala nitong si Ruby dyan sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Doon sa datos na nakuha natin sa PAGASA, doon lamang ulang bumagsak dyan sa may Katarman at dyan sa may Katbalogan, kaya halos katumbas ang isang buwang ulan nila para sa buwan ng Disyembre. Ngayon, kususundan pa yan ng mga pag-ulan na dulot nitong bagyo o kaya low pressure area, talagang mas mataas uli ang posibilidad na magkaroon uli sila ng pagbaha. Kaya doon po sa mga kababayan nating nakatira doon sa mga pinahang lugar, dapat maging alert po sila. At hanggat maaari, kung bumalik na sila doon sa kanilang mga kabahayan, yan na yung mga nag-evacuate, yung ating mga local chief executives dapat maging alert po na baka posible uling magkaroon ng paglikas dahil dito sa banta nitong inaasahan nating bagyo. At hindi lang bahagi, pati landslide dahil naging masyadong basa yung lupa, kaya baka hindi nagka-slide, nagkaroon ng landslide ng pagdaan ni Ruby, baka tumaas ang posibilidad na magkaroon ng pag-uwan ng lupa, lalong-lalo na yung mga nasa bulubundok yung lugar, Gigi. Opo, at pagkatapos po nitong minomonitor nyo na ito na posibleng maging bagyo, bago matapos ho yung taon, ay meron pa ho kaya o ito na yung talagang panghuli? Alam mo, Gigi, meron tayo kasi isang binabantayan, yung isang atmospheric system din to, ang tawag dyan ay Madden-Julian Oscillation. Masyadong technical yan, pero yan ay isang klase ng atmospheric wave na umiikot sa buong mundo. Tuwing 30 to 60 days yan. At ayon doon sa ating monitoring, itong mga susunod na araw o linggo, nandyan yan sa may West Pacific Ocean o yung nandun sa mga lugar na kung saan nagmumula yung mga bagyo. Kaya inaasahan natin na magiging aktibo itong bahagi na ito ng karagatan sa mga susunod na araw. Kaya hindi nakakapagsaka kung pagkatapos nitong binabantayan nating LPA ay meron pang mataas na posibilidad na magkaroon pa ng panibagong pagbuo ng low pressure area doon sa lugar na yon na posibleng pupunta dito sa atin. At yan ay magaganap ngayong buwan ng Disyembre, Gigi. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon si Ginoong Nathaniel Cruz, resident meteorologist ng PAGASA. Maraming salamat po, Mang Tani. Maraming salamat, NGG, at magandang hapon sa iyo.